Nais daw ni Pangulong Duterte na hanggang sa katapusan ng taong ito palawigin ang batas militar sa Mindanao. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, 5 buwan ang hinihinging extension ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa martial law o hanggang December 31 yan. Ito ang sinabi ni President of Spokesman Ernesto Abella na ilan inilagay sa sulat ng Pangulo sa Kongreso. Ibinigay ang sulat kahapon sa pulong ng Pangulo kasama ang ilang mga senador at kongresista. Sabi ni Abella, humihingi ang Pangulo ng 5 buwan dahil sa maninagpabad ng banta sa Mindanao. Dati na sinabi ng Pangulo na kapag nagpatubad sa ng martial law, ay tatapusin niya lahat ng problema sa Mindanao. Hindi pa masabi ngayon ni Abella kung personal na magpapaliwanag ang Pangulo sa harap ng Kongreso sa special session na hiningi niya sa Congress na nakaschedule sa Sabado. Kung sa kasalukuyan ay hinihingi pa natin yung kopya ng sulat itong si Pangulong Duterte sa Kongreso. Connie. Joseph, meron bang nasabi rin ang Presidential Communications kung meron din bang rekomendasyon? Pareho ba ng rekomendasyon ito ng AFP? Ang sinasabi nitong si spokesperson Abella ay this is the President's own decision, no? Ang question kasi dito is yung period, no? Whether the DND recommended until end of the year or they just recommended a different period. Hindi masabi ni Secretary Abella whether that period was the President's decision or yun yung recommendation ng AFP. But we will have an occasion with an interview with Secretary Lorenzano later because it's going to be an event mamayang hapon. So we will ask kung ano yung sa AFP side. But this one is the President's call. Yung humingi sa ng 5 months na extension. But it will depend on Congress kung ilang buwan or ilang days yung ibibigay na nilang extension kay Presidente para sa martial law niya. Point. Joseph, may natalakay rin ba kayo dyan sa inyong pagpupulong kanina? Tungkol naman doon sa pahayag ni Senadora Tito Soto, no, saying that marami daw sa mga mambabatas ang nakumbinsi, no, dahil na rin doon sa senaryo na nakakatakot na senaryo sinasabi. Ano ba yung may mga detalye bang naibigay? Kanina, hindi naibigay ni President Spokesperson Abella. We didn't ask him about that kasi sinasabi nitong si Senator Soto, yeah, last night, parang scary, you know, yung term niya doon sa scenario na ipinakita ng Pangulo. Ang sinabi ni Presidential Spokesperson Abella is that there are looming threats doon sa Mindanao. Ang sinabi naman ng Presidente is when he imposes yung martial law, ay tatapusin na niya lahat ng problema yung mga terrorist group in Mindanao. Hindi naman ito limited doon sa operasyon ng gobyerno doon sa Marawi against yung Mauke. But it will involve also yung operation ng government laban doon sa ibang mga terrorist group na maaaring nasa Mindanao. Alright, maraming salamat sa iyong update, Joseph Morong.